obligated with clock signal. So itong clock signal, parang siya yung magiging controlling element mo dito. So, ang katulad ng binanggit ko rin kanina, yung latch is sensitive to input changes only when C is 1 or they are level sensitive. So, makikita mo yan dito sa operation itong circuit na to or itong logic diagram. So, meron ulit tayo dito yung SNR input. Ginamit na ulit siya ng NAND gate. At apat na NAND gate na yung ginamit. Tapos, nagkaroon ka ng additional input C. Okay? Then, output mo Q and Q not pa rin. So, based dito sa truth table or dito sa function table, if ang input ko kay C is 0, yung SNR natin is X. Ano ibig sabihin nitong dalawang X kay SNR? Ano ibig sabihin nun? So, di ba may topic tayo na don't care last time, no? Yan, don't care. So, meaning, kahit ano yung maging value mo kay SNR, wala ka natin pakialam. Laging ang next state ni Q, no change. Okay, so halimbawa, initially, okay, so maglelet ka. Initially, ang value natin, 0, 1. Initially, eh. Tapos, ang input mo dito, 0. Dito is 0, 1. Okay, so for example lang, initially, burahin ko na yung nando sa initial. Okay, so ilagay ko na lang, this is initial value. Initial output. Okay, so initial output, 0, 1. Nag-input ako ng C, 0. And then 0 din dito. So based dun sa truth table ni NAND gate, yan, pag 0, 0 tayo, 1. So meaning ang output niya dito, 1. So dito, 1 din. Okay? So kung babalikan natin, itong part na to ng circuit, ito yung SR latch kanina, tama? And pag 1-1 tayo, ano yung nangyayari sa SR latch? Pag 1-1 ang pinasok mo. Na-hold. Okay, so na-hold. So meaning, kung ano yung initial output mo, yun ulit. Okay? So pag binago ko to, ginawa ko tong, itong SNR, binago natin. Ginawa natin halimbawang yung invalid state. Ginawa natin 0-0. Okay, so ginawa ko 0-0. So, output mo dito, 1 ulit. Kasi may 0 ka. Dito, 1 ulit. So, 1 ulit yung papasok dun sa SR latch. So, ang mangyayari dito sa dalawa, hold ulit. Tama? So, meaning, kahit anong ilagay ko dito, kahit 1-1 yan, 0-1, or 1-0, as long as yung C natin 0, hindi nababago si output. Lagi siyang no change. So, laging naho-hold yung data. Okay? So, what if binago ko yung C, ginawa ko na siyang 1? Okay, so if binago ko yung C, ginawa kong 1. So, erase natin yan. Ha? Okay? So, ginawa ko tong 1. So, ano yung value natin kanina? Nilagay ko 0, 1. Ha? So, ginawa ko tong 1. And then, 0, 0 tayo dito. So, mangyayari dito 1, 1. Tama? Kasi may isa kang 0. Ito yung truth table ni NAND gate. Ha? A, B. X. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So, as long as may 0 tayo, ang output ni NAND gate 1. So, 1, 1. 1, 1 yung output mo dito. So, ibig sabihin, this will hold ulit. So, no change ka. Tama ito. Okay? So, if yung S ginawa kong 0, and yung R is ginawa nating 1, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, so ginawa kong ganyan yung situation. So ito yung value natin ngayon, 0, 1. So again, this will be 1. And ito magsi-0 na to. Kasi 1, 1, 0 ang output. So pag 1, 0 ang input natin sa SR latch, ano yung output natin dito? 1, 0, nasan yan? So ito, reset state, tama? Nandito ka ngayon sa reset. So meaning, magre-reset yan, so ito ulit yung value, so 0, 1. So tama. So, we call that reset state. So, if binago ko naman yung S, ginawa ko siyang 1, pinagbaliktad ko. So, ginawa ko itong 1, itong 0. Okay? So, ginawa ko 1, ginawa ko 0. So, ito magiging siyang 0.
So this will be 0 kasi 1, 1 yung papasok sa kanya, and then this will be 1. So pag ganyan yung in-input natin, 0, 1, nagiging siyang set state. So dito yung papasok. Okay, so 1, 0 ang output. So meaning, ito mababago, magiging siyang 1, and this will be 0. So tama yung pangatlo. So we call that set state. Okay, and then yung pag 1, 1 sila lahat, ito meron pa rin siyang undefined state. Na ito pa rin yung invalid. Kasi pag 1, 1 yan, so dapat ang output mo ngayon dito is 0, 0. Which is, alam natin, pag ang pumasok dun sa SR latch is pareha 0. So that is the invalid state or disallowed state. So kung mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng changes sa behavior every time na yung C is either 0 or 1. So kaya siya tinawag na level sensitive devices. So sa entire, as long as logic 1, ang pinapasok mo dun sa C, as long as ng logic 1 yan, so dun ka lang pwedeng magkaroon ng changes sa behavior. So mamaya malalaman nyo sa flip-flops na dun sa transition dito, dun naman siya magkakaroon ng change sa output. Okay, so ito yung circuit natin for SR latch with clock signal. So meron kang dalawang way para ma-hold yung data. Ito yun. Kung gusto mong i-store yung previous value, ito yung two method na pwede mong gawin para ma-store yung data. It's either mag-input ka ng 0 dito. So kahit anong gawin mo dito sa SNR, hindi magbabago yung data na ina-output natin. Or logic 1 ito, pero dapat lagi itong 0. So retain lagi yan. Laging na-hold yung data. Okay? So yun yung operation SR latch with clock signal. So, ito naman circuit na to, ito yung modification ng SR latch. Tinatawag natin itong D latch. So, dito na-eliminate na ngayon natin dito yung invalid state. So, paano nangyari yun? Na-eliminate si invalid state. So, ang ginawa niya kasi dito, instead na meron kang dalawang input, katulad kanina, yan, meron ka kasi dito ng dalawang input, SNR. So, ang ginawa niya, dalawa pa rin yung input, pero yung isa is inverted the input ng isa. So kung halimbawa, nag-input ako dito ng 0, dito is 1, no? So ang mangyayari dyan, yung 0, papasok dito, yung dito ang papasok 1. Okay? So pag ganito yung situation natin, 0, 1, then C natin is 1, pagbabalikan mo yung SR latch kanina, dito yun papasok. Nasaan yan? Ano nga yan? So, 1. So, dito yun papasok. So, magkakaroon ka ngayon ng reset state. No? So, meaning ito magiging... Ah, hindi pala. So, this will be 1. Tama ba? This is 1. And then, this is 0. So, pag 1, 0, 0, 1 ang output natin. So, reset state. So, tama. Okay? So, yun yun. Pag ang 1, ito yun, dito yun naman yung papasok. So, ang concept dito, ang ginawa niyang concept dito, kailangan, kasi according sa characteristic table kanina, nagkakaroon tayo ng undefined kapag equal value yung pumapasok sa S and R. So, kaya ang ginawa niya, naglagay siya ng inverter dun sa isa. And isa na lang yung papasokan ng data para sigurado siya na hindi magkakatulad yung papasok dito sa dalawang signal na to. Kasi yung isa is inverted nung isa. So, yun lang yung concept niya. So, every time na 1-1 ka, 1-1 dito, so, ang papasok dito, logic 1, so, dito 0. So, hindi magtutulad kasi may inverter kang nilagay. So, na-eliminate natin yung indeterminate state. Kasi nangyayari lang naman yung indeterminate state pag equal logic 1 yung pumasok dito sa dalawang input niya. So pag equal logic 1 yung pumasok dito at dito. Pero since may inverter ka, hindi yun mangyayari. Okay, so dito lang, kung gusto mo ng no change, isa na lang yung choice mo. Kailangan yung C, 0. Kung gusto mong i-hold yung data. Para ang ginagawa kasi ng C, siya yung nag-go on or nag-go off dun sa SR latch. Pag logic 0 yung C, para naka-off yung latch, kahit anong gawin mo dun sa D, hindi magbabago yung output. Pero pag ginawa mong logic 1 na yung C, para mag-o-on na siya, so pag nagkaroon ka ng changes dun sa input D, magbabago din yung output natin.
Okay, so any question? So, magtanong na kayo kung nalilito, anong part yung malito? Lahat ba? Lahat? So, pag patagal yun ng patagal, mas magigets nyo. No? Lalo na pag in-apply na natin yan sa analysis or sa designing. So, sa una talaga, mahirap siyang i-gets. No? Pero eventually, ma-absorb nyo din yan pag nag-example na tayo. Okay, so, ang main concept lang dito is by designing this D-latch, na-eliminate natin yung disallowed state or yung invalid state ng SR latch. So, na-eliminate natin yon kasi hindi na magtutulad yung papasok dito sa NAND gate na to at dito sa isa. Nangyayari lang kasi yung ano, yung invalid state if yung pumasok dito at dito parehas logic 1. Pero since may inverter ka na dito, so never na yung mangyayari. Okay? So, ito yung graphic symbols for latches. Pag tinignan nyo yung mga datasheets, ganyan yung makikita nyo. Rectangle lang yan. Tapos SNR input. And then, ito yung magre-represent sa Q. Tapos ito yung, ano niya, complement niya. Okay, so yung may bilog, yun yung complement. So ito yung S not, R not. Ibig sabihin, naka-complement yung SNR. And then, ito yung 4D latch. So, meron kang D and then C. So yung C yung para mag-go on dun sa circuit. Okay, so, pero dito yung gagamitin natin sa designing ng, ano, ng mga sequential circuits, ang gagamitin natin is flip-flops. So, ito. So, dito kayo dapat mas mag-focus no, sa flip-flops. So, for flip-flops, this is the second storage element that is being used in clock sequential circuits. So, meaning yung mga synchronous natin. So, pag sinabi natin clock sequential circuits, yan yung mga synchronous. Ano ba spelling synchronous? Synchronous sequential circuits. Okay, so as long as clock. So, yun din yun. So, again, they are edge-sensitive devices. Yung latch kanina, they are level-sensitive. Okay, so paano naging level-sensitive si latch? Kasi nakadepende siya kung ano yung level ng C. Kung siya is logic 1, kung siya is logic 1, this is logic 1, logic 0. Kung ang pinasok mo is logic 1, dun lang pwedeng mag-change yung behavior niya. Okay, so meaning level sensitive siya. As long as logic 1 yan, pwedeng magbago yung output cue pag binago mo yung nilalagay mo sa D. Kaya siya tinawag na level sensitive devices. Kay flip-flops, they are edge sensitive devices. So mamaya makikita nyo kung bakit natin ito tinawag na edge sensitive devices. So, meron tayong two types ng flip-flops. Siguro, mamaya na lang natin discuss yun, yung two types. So, ang flip-flops ay binary storage devices which is capable of storing one bit of information. Okay, so, if gusto mo mag-store ng, for example, 1,000 bits of information, kailangan mo ng 1,000 flip-flops. So, ang ratio natin dyan, one bit is to 1 FF or 1 flip-flop. Okay? So, imagine nyo yung mga memory elements natin na sobrang lalaki ng capacity na mag-store ng data. So, mabibilang nyo kung ilang flip-flops yung pwedeng gamitin dun para may design siya. So, for example, meron kang memory element na 8 gig. So, 8 gigabytes. So, di ba, ang 1 byte, 8 bits. So, i-multiply mo pa yun ng, in terms of giga. So, ibilang mo kung gano'ng kadaming flip-flops. So, ang ratio natin, 1 bit of information is 1 flip-flops. Okay? So, meron tayong 3 types of flip-flops na pwedeng gamitin sa designing at sa analysis ng sequential logic circuit. So, the first one is the D flip-flop. The second one is JK. And then the third one is T flip-flops. So, iisa-isahin natin yan kung paano yan nag-ooperate.
So, yung D, yung JK, at yung T, flip-flops. So, ang pinakamadaling intindihin na flip-flop is yung D. So, yung bagay, madaling i-analyze yung D. So, before tayo mag-proceed dun sa tatlo, so, i-explain ko lang ulit yung edge-triggered flip-flops. So, yung latches, katulad ng binabanggit ko kanina, nagre-respond sila sa input only during these periods, dito sa period na to. So, nagre-respond sila dun sa changes sa input. Pag nagkaroon ng changes sa input, mag-change yung output as long as nandito ka sa logic 1. No? So, napansin nyo naman siguro yun dun sa characteristic table or dun sa truth table kanina. Yan dito. Pati na rin dito. So, as long as logic 1, pwedeng magbago yung mga output natin. Okay? So, yun yung kaya siya tinawag na level sensitive devices. Kay flip-flops, nagre-respond lang siya dito sa edge na to. Pwedeng dito or dito. So, lalagyan ko ng arrow, meaning ang flow kasi nito papunta din, pakanan. Okay? So, kapag yung flip-flop is nagre-respond dito sa pataas na arrow, so ang tawag natin doon is positively edge-triggered flip-flop. Okay? So, pag yung flip-flop is nagre-respond sa input during this transition, which is nagkaroon kasi tayo dito ng transition from logic 0 to logic 1, so ang tawag natin doon is positively edge trigger flip-flop. Pero kung yung flip-flop, ang design niya is nagre-respond siya dito sa transition from logic 1 to logic 0, pababa, so ang tawag natin doon is negatively edge trigger flip-flop. Flip-flop. Okay, so yun yung main two classification ng flip-flop in terms of kung paano mo siya na trigger or paano siya nagre-respond sa input. So it's either positively edge or negatively edge. Pag positively edge, na trigger yung flip-flop natin kapag may transition tayo na from logic 0 to logic 1. Pero pag negatively edge-triggered, nagkakaroon tayo ng changes o nagre-respond yung flip-flop sa input during the transition from logic 1 to logic 0. So, yun lang yun. Yung difference. So, kaya ang flip-flops are edge-triggered devices. Kasi dun lang siya sa edge nung pulses nagre-respond. Unlike ng latches, na dun sa entire level 1 or logic 1 nagre-respond. Kaya siya tinawag na level-sensitive devices. Okay? Question. Ba't niyo kayo nagtatanong? Okay, so proceed tayo sa next. Yan. So dito sa illustration na to, dito natin i-explain kung paano ba nag-ooperate si flip-flop. So dito meron tayong dalawang D-latch. Okay, so D-latch 1 and D-latch 2. So, ito yung tinatawag natin. Itong una is master. Then, itong isa is slave. So, ito yung concept ng master and slave flip-flop. So the first D-latch, meron siyang input D. And then, yung output niya is papasok dun sa second latch. Siya yung magsaserve as input. Then, this is your final output. So, itong entire na circuit na to, it represents a D flip-flop. Okay, so meaning, yung laman ng D flip-flop mo, pwede siyang buuin using 2 D latch. Okay, so this is latch 1. This is latch 2. Okay, so itong buong naka-red na yan, naka-red na rectangular na yan, that is D flip-flop. So paano ba yung nag-ooperate? So ang i-input mo sa clock is, for example, ito yung input natin dito sa clock. Hindi, baguhin natin. So, if initially, ang initial value halimbawa, so pwede ka maglagay muna ng initial value 0, 1. Okay, so initial value natin na.
For example, ang clock natin dito may value na 0. And then, ang input mo dito is 1. Okay? So, pag nag-input ka dito ng 1, dito sa first D-latch, and then ang clock natin is 0. So, pagbabalikan natin yung D-latch kanina, saan yan? Yan, pag dito. Pag ang in-input mo sa C is 0, so kahit ano yung value mo ng D, no change. So, ikakopy ko lang tong table na to dun eh. Okay? So pag ang input ko sa clock is 0, kahit anong gawin natin dito sa ano, sa latch na to, hindi magbabago yung output niya. So yun pa rin. Okay, kung halimbawa ang output niya ngayon is 0, so yun pa rin 'yan. Pero kung ang ginawa kong clock is 1, ginawa ko tong 1, oops, wala. Okay, and then nag-input ako ng 1. So, yung Q natin, itong 0 na to, mababago to. So, this will be equal to 1. Tama? So, magiging ngayon itong logic 1. Kasi based dito sa characteristic table niya, pag 1-1 tayo sa DN sa clock or sa C, magiging itong 1. And then, kung ang pumapasok ngayon dito is 1, so, since may inverter ka dito, ang papasok dito 0. So, pag 1-0 yan, since ang clock ng latch number 2 natin is 0, so ibig sabihin, hindi pa rin ito magbabago yung output, yung final output. So 0-1 pa rin. Okay? So if binago ko to, ginawa kong 0, so ginawa ko siyang 0, no? Ang mangyayari ngayon dito, ito mag-o-off ulit. So nagkaroon ako ng transition na 1 to 0. So meaning, ang papasok na ngayon dito, logic 0, dito sa clock ng latch number 1. And then dito, magiging na tong logic 1. So, yung output mo ngayon dito na 1, malilipat ito ngayon papunta dun sa output. So, ito from 0, magiging na siyang 1. And then, itong Q0 magiging 0. So, ano nangyari? So, nangyari ngayon, nung nagkaroon ako ng transition from logic 1 to logic 0, yung output ko na 1, kanina, nalipat na ngayon dito sa output. Yung input ko na 1 kanina, nalipat na si sa output side. Okay? So, dun mo makikita na every time na may transition tayo from logic 1 to logic 0, dun lang natra-transfer yung data na nandito papunta dun sa output side. Okay? So, yun lang yun. Yun yung concept natin dito. Kaya naging edge-triggered devices ang flip-flops. Kasi every time na may transition ka na 1 to 0, so dito sa design niya, nagkakaroon tayo ng changes sa output every time transition 1 to 0. Pero pwede niya mabaliktad, magkakaroon ka naman ng transition from 0 to 1. So meaning, itong design na to, this is negatively edge triggered. Okay, negatively edge triggered flip-flop. Okay. So, ito yung graphic symbol for edge-triggered flip-flop. So, kapag positively edge, triangle lang yun nandun sa clock. Pero kapag negatively edge, meron kang bilog. So, itong unang flip-flop, itong letter A, so meaning, ito magkakaroon to ng transition. So, or pwedeng malipat yung output mo. Pwede mag-change yung output natin na Q. Every transition from 0 to 1. Itong letter B, magkakaroon ka lang ng changes sa Q or Q0. Pag may transition ka ng 1 to 0. Okay? So, sa lahat ng flip-flop yun, pag may nakita ka dun sa clock na may bilog, so that is negatively edge-triggered. Pero kung wala, so positively edge-triggered. So, laging triangle yan yun nandun. So, that represents clock. Okay, so for JK flip-flop, parang hindi ko na pakita yung ano. Okay, so for JK flip-flop, ito yung circuit niya, no? Pwede mo i-construct yung JK flip-flop using a D flip-flop, tapos magko-connect pa lang ng combination na logic circuit doon sa input side na equivalent dito sa circuit na to. So, ang input natin is J and K. So, bakit ito tinawag na JK? Hindi na may alam.
So, ba't tinawag na JK to? Wala. Wala, mawala. So, tinawag tong JK dahil kay Jack Kilby. Kilala niya ba to? So, search niyo ko sino yan. Okay, so, and then yung deep flip-flop, tinawag yung deep flip-flop. Kasi kung ano yung nasa data, nandito sa letter D, yun din yung nagiging queue natin after nung transition. So, kumbaga, kaya siya tinawag na data. Yung D means data, kung di ako nagkakamali. Kung ano yung nandun sa D input, yun din yung nagiging next state. Okay, so sa JK flip-flop, meron kang two inputs, J and K. So, if i-implement mo siya using D flip-flop, pwede mo siyang gamitin. Halimbawa, during experimentation, wala kang nabiling JK flip-flop, pero meron kang mga D flip-flop at meron kang AND gate or gate at NOT gate. So, pwede mo siyang i-implement. So, itong buong circuit na to, itong buong circuit na yan. So, this is a JK flip-flop using D flip-flop. Pero meron tayong mga nakapackage na na IC na JK flip-flop na yung laman niya. So, ito yung graphic symbol. Okay? So, again, pwede mong i-implement ang JK using D flip-flop and 2 AND gate, 1 OR gate, 1 inverter. So, ito yung dalawang input natin. So, dito sa graphic symbol, naging dalawa na yung input natin, J and K. So, itong clock, hindi natin siya kinukonsider as input. Okay? Kasi siya is timing signal. Ang input mo lang talaga dito, J and K. So, may dalawa kang output, Q and Q not. So, for T flip-flop, this is also called a complementing flip-flop. And ko-construct natin siya using JK, i-shorted mo lang yung dalawang input. So kung ito yung JK flip-flop natin, pwede kang makabuo ng T flip-flop pag kokonektahin mo lang yung dalawa. Okay, so T flip-flop na yan. Or kung galing naman sa D flip-flop, maglalagay ka lang ng XOR gate dun sa input ni D. And then yung input ng XOR gate natin is yung T at feedback galing dun sa Q. So, T flip-flop na to. Kung meron naman tayo mabibili na nakapackage na T flip-flop, so ito yung symbol niya, graphic symbol. So, para lang din siyang D flip-flop, pero napalitan yung D ng T. Okay? Any question? So, this is useful for binary counters. Pag magde-design kayo ng counters, halimbawa, gagawa kayo ng shot clock ng basketball or any counter or alarm, no? Mas magiging simple yung design pag ang gagamitin yung flip-flop is T. Pag kinumpare mo dun sa design na ang ginamit na flip-flop is JK or D. Mas nagiging konti yung components na gagamitin. Pati yung connection, mas simple siya. Kaya kapag gagamit ka ng mga, or magde-design ka ng circuit na ang purpose is to count, mag-display ng count, so mas maganda gamitin is T flip-flop. Mas nagiging simple yung design. Basta involve yung counting sa sequential. Mga digital clock, so mas magandang gamitin sa design yung T flip-flop. Okay, so dito sa sequential logic circuit, meron tayong tinatawag na characteristic table. So ito yung equivalent ng truth table sa combinational. Okay, so sa combinational logic circuit, di ba meron tayong mga binubuo na truth table. Which is, dun sa truth table, makikita mo yung input at yung output niya for that combination ng input. Sa sequential logic circuit, ang tawag na natin doon is characteristic table. Okay? Ang characteristic table, ito yung nagre-represent dun sa, ayan, so it defines the logical properties of a flip-flop by describing its operation in tabular form. So, meron ka dito yung QT, or Q as a function of T, which represents kung ano yung laman ng flip-flop ngayon. Okay, so itong Q of T, ang nire-represent niyan is kung ano yung laman ng flip-flop ngayon at time T, or ngayon. No? Yung Q as a function of T plus 1, ang nire-represent nun is ano yung susunod na magiging laman ng flip-flop. Okay, so again, hindi mo na lang dito sa sequential logic circuit, hindi na lang ang concern natin is yung ngayon, no? Kailangan ang concern mo na din or ang inaalam na din natin is ano yung susunod na output or value. Okay? So, kayo malilito. Yung Q of T,
is ano yung laman ng flip-flop ngayon or ano yung ina-output niya ngayon. Yung Q as a function of t plus 1, yun yung ano yung laman niya mamaya or after dun sa second or ano bang maganda sabihin, t plus 1 or after 1 time period. Okay, so characteristic table for D flip-flop, ito yung makikita nyo. So parang, again, sabi ko nga kanina, ang characteristic table, para siyang yung truth table ng different logic gates. So di ba sa logic gates, meron tayong truth table ng NOT gate, halimbawa. So halimbawa, NOT gate. So di ba meron siyang truth table, 0, 1, 1, 0 ang output. So ganun din sa flip-flop, meron tayong, hindi na lang truth table yung tawag natin. Ang tawag na natin characteristic table. So ito yung characteristic table for D flip-flop. Pag ang in-input mo dun sa D, so this is your input, itong Q as a function of T plus 1, yun yung tinatawag nating next state. Okay? So if ang in-input mo kay D is 0, ang susunod na value ng flip-flop or ang susunod na laman niya is 0. Okay? Pero kapag ang in-input mo is 1, ang susunod na laman ng flip-flop 1. So para nangyayari lang dito, kung ano yung nasa input side, yun yung susunod na state ng flip-flop. Parang matra-transfer siya sa flip-flop. Okay, so yun, mas madaling intindihin itong D flip-flop. Kasi kung pag tinignan mo yung nasa input side, yun yung susunod na laman ng flip-flop. Yun yung susunod na may store. Okay, so ang characteristic equation natin, so itong characteristic equation, parang ito yung equivalent ng Boolean equation. Dun sa combination logic circuit. So for example, for NOT gate, 'di ba? Pag NOT gate, ang Boolean expression natin, yung kung ang output mo is y, ang equivalent niya y NOT na. Ang input mo is x. Ah, paano ba 'yan? Paano yung Boolean sa NOT ano na lang sa OR gate? XY output A. Pag OR gate, so ina-add lang natin, no? So this is 0, 1, 1, 1. So ang Boolean expression ng OR gate is X plus Y is equal to A. So ang tawag lang natin dito pag flip-flop na, characteristic equation. So yung Q as a function of T plus 1, yan yung next state or yung susunod na magiging laman ng flip-flop is equal lang sa kung ano yun nasa input side mo ngayon. Okay? So, pag-a-analyze ng mga flip-flop, ang inaalam natin dito, ano yung susunod na laman ng flip-flop? Yun yung Q as a function of T plus 1. So, pag D flip-flop, nakadepende lang yung susunod na magiging laman ng flip-flop sa input mo ngayon. Okay? Pagdating sa JK, mas nagiging complicated siya kasi dalawa na yung input natin. So we have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So dito, meron ka ng apat na operation. Kasi dito sa una, dalawa lang yung operation mo. It's either reset or set. Kung gusto mo, ang susunod na state is 0, ang i-input mo lagi kay D, 0. Kung gusto mong mabago yun, mag-i-input ka ng 1. Kay JK, meron ka ng apat na operation. The first one is no change. So ito yung parang kanina hold. Okay, and then we have reset. Pag reset, 0 yung nagiging next state. Pag set, 1. And then yung isa, complement. So meaning, kung meron kang JK flip-flop, at gusto mo na yung data na ho-hold, mag-i-input ka lang dito ng 0-0. So hindi magbabago yung output mo. Pero kung gusto mo na ang output mo 0, ang i-input mo 0, 1. Pero kung 1, 0 ang in-input mo, ang magiging output mo ngayon dito or next state will be 1. Okay, pero kung ang ginawa mo parehas logic 1, so dito yung output natin, makukomplement na makukomplement. So since mayroon ka ditong clock, okay? So, if this is positively edge-triggered flip-flop, dito yung transition natin. Kung ito yung papasok dito sa clock at ang nakalagay kay JK is parehas logic 1, so ang mangyayari dun sa output, pag i-grab po yung output niya, every time na magkakaroon ka ng clock transition, nako-complement siya.
Kung alimbawa, initially, 0 si value, 0, 1 ito, tapos narating natin dun sa clock itong first clock transition, yung 0 mako-complement, magiging 1, this will become 0. And then once na reach na yung second clock transition, this will become 0, this will become 1. And then the third clock transition, mako-complement ulit, magiging 1, this will become 0. So yun yung operation na to. Okay? So nako-complement natin, na nako-complement every clock transition yung output. Okay? So again, magagamit mo to kapag nagde-design kayo ng counters. Kasi kung i-recall nyo, kung meron kang BCD, for example, 3-bit na lang, 0, 0, 0. Anong kasunod? 0, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung titingnan mo to, itong letter C, nakokomplement ng nakokomplement siya. So, pwede mo tong gamitin yung concept ni complement para ma-obtain itong ganitong sequence ng output. Kasi kung titingnan mo kapag ito is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung magagawa ka ng counter na 0 to 7, kahit ilan pa yan, laging yung pinakakanan na bit or yung least significant bit, nakokomplement lang siya ng nakokomplement eh. So, pwede mong gamitin itong concept na to para mas maging madali yung design. No, oras na. Okay, so tuloy tayo. Saan nga ako? And so, again, this is the characteristic table for JK flip-flop. So, meron tayo ditong four operation. The first one is no change. So, mangyayari yung no change or na-hold natin yung data kapag ang in-input mo kay JK is parehas 0. So, itong P of T, present. Okay? So, yun lang yung present state. Okay? Yung P as a function of T plus 1, yun yung next state. So, meaning, burahin ko lang muna lahat. So pag titingnan mo tong yung JK flip-flop characteristic table. So para ang nagse-serve as output itong next state, yung Q as a function of T plus 1. Pag ang input natin is 0 0, yung susunod na state is kung ano yung present state, Q of T. So kaya wala tayong changes. No change ang operation natin doon. Pero pag 0 1, okay? So kahit ano yung value mo kanina, hindi na siya doon magdadepende, automatic ang output mo or yung susunod na state will be 0. Pag 1, 0, it will be 1. And then pag 1, 1, iko-complement niya yung present state. Kaya ang nakalagay dito sa Q as a function of T plus 1 is Q not as a function of T. So meaning, kung ang value mo ngayon is 0, pag 1, 1 ang in-input mo, magiging siyang 1 kasi iko-complement niya yun. Okay, so ang tawag natin sa operation na yun is complement. So ang characteristic equation nito, yung Q as a function of T plus 1 is just equal to J times Q not plus K not Q. Okay? So J times Q not plus K not Q. So kaya kapag ang J and K natin is 0. So, pwede mo itest yan using this equation. So, to determine Q as a function of T plus 1, kapag ang J and K natin is pareha 0, so this will be 0 times Q not plus K not, so magiging 1 multiplied by Q. So, ito magiging 0. Kaya ang Q as a function of T plus 1, kapag 0, 0, is just equal to Q. Or yung itong Q na to, ito rin yung Q as a function of T. Tinanggalan muna yung T. Okay? And then kapag 0, 1, so magsi-0 siya. Kasi pag i-base mo ngayon dito, sa equation na ito, parehas lang sila magsi-0. Then pag 1, 0, 1 times Q not plus K not 0, so that will just be equal to 1. Kasi kung dito na, kung ito yung itetest natin using this equation,
will be equal to 1 times Q naught plus ano yung isa? K naught, so magiging 1 times Q. So this will now also be equal to Q naught plus Q. And alam natin sa Boolean algebra, pag yung complement inad mo sa hindi complement, so that is just equal to 1. So kaya nakuha natin ditong next state is 1. Okay? Pero kung parehas logic 1, yung J and K, so using again this equation, so we'll have 1 times Q naught plus, since K naught yun, so magiging 0 times Q. So ito magka-cancel out. So ang Q plus T plus 1 natin is just equal to Q naught. Kaya yun yung nakuha natin doon. Okay? So for T flip-flop, dalawa lang yung operation niya. It's either hold or no change or complement. So wala kang set and reset dito. So pag ang in-input mo kay T is 0, no change, or naho-hold yung data, pero pag 1, complement lang siya ng complement. So ito yung equation niya. So T prime Q plus T Q prime. So kahit hindi na natin yan i-test, yan yung lalabas dyan. Or kung gusto nyo, ipakita natin. So if we have Q T plus 1, kung ang T natin is 0, since T not yun, so magiging 1 times Q plus 0 times Q not. So this will be 0, kaya ang T natin is Q T 1. Equals sa Q. Kung baliktad, complement naman yung lalabas. Okay? So, ito yung characteristic equation and characteristic table. Anong oras na? Kaya pa ba? Okay, so hindi ko na tutuloy na to analysis. Discuss na lang natin to next week. Make sure na panood nyo ulit itong lecture natin. Or pwede nyo basahin yung books na related dito. I-upload ko na lang yung kung anong reference para at least mas maintindihan nyo yung topic. Okay? So, any concern or question? Yung kasunod kasi natin dito, analysis na eh. Ayan. May example na yan. So, mamaya na ka. Any question? So, upload ko to lecture. Tapos, kung meron kayong mga books, mas maganda basahin niyo yung sequential circuit na topic doon. Doon sa Digital Electronics by Morris Mano. So search niyo kung meron ba kayo nito? May na-search kayo na PDF? Maganda kasi yung discussion niya dito. Yan, so basahin niyo yung part ng ano ha. Pa-share na lang art sa GC para ma-download din ng iba yung file. Kahit illegal yun, para naman sa pag-aaral, okay lang yan. Okay, then basahin nyo yung chapter para sa sequential circuits. Start kayo sa flip-flop. So, doon lang naman galing din ito yung dinidiscuss ko para mas maintindihan nyo yung topic. Okay, so any concern pa or question? Wala na?